Ilang araw na palang masama ang aking pakiramdam at ngayon nga sinugod ako ng amo ko sa ospital. Di kasi ako makalakad sa sobrang sakit ng aking mga paa. Ilang araw ko na itong iniinda kaya lang ang sabi ko baka mawala lang kapag hinaplusan ko na kung ano-anong mga ointment dito sa bahay. Hanggang dumating sa punto na hindi na talaga ako nakalakad at syempre nag-alala ang aking mga amo kaya dali-dali nila akong dinala sa ospital. Pinalabtis na rin pala ako ni amo para makita kung ano talaga ang dahilan kung bakit bigla na lang akong hindi nakalakad. Tapos ayun, si amo ang nagtutulak sa akin sa wheelchair. At siya na rin yung nagbantay dito sa akin sa ospital. That time pala, natatakot ako kasi nga si Lolo ang inaalala ko. Wala siyang bantay sa bahay. Mag-isa lang siya. Tapos yung pinto, hindi siya naka-triple lock. Nako po. Binipi na pala ako ng nurse dyan at kinuhanan niya ako ng temperature. Pero okay naman yung temperature ko. Pero yung BP ko medyo mababa. Kaya lalong nag-alala ang aking amo. Ang astig ng mga ospital dito sa ibang bansa, na-amaze ako. Hindi siya katulad sa atin. Kasi pagdating na pagdating mo palang, asikasuhin ka na talaga nila. At hindi lang isang tao ang mag-aasikaso sa'yo. Dalawa, tatlo, apat, lima pa. At ayan na nga nilagay na ang aking wristband para ilagay yung aking pangalan. O diba, iba na naman yung naglagay niyan. At ayan na nga, naitutok yung camera dyan. Pangalan ko yan, diba? Dyan palang, tinatakot na ako ni amo. Natuturukan daw ako 3 beses. Naku po, takot ako sa turok. Pero wala naman tayong magagawa kundi sundin ang sabi ng doktor. At ayan, tinulak-tulak na ako ni amo papunta doon sa laboratory. Tapos, ayan na nga, kinukuha na ako ng dugo dyan ng nurse. Talagang walang nasayang na oras nung pagpunta namin. Napakagaling nila. Hindi katulad sa atin, mamamatay na muna yung pasyente bago kanila asikasuhin. At ayan na nga, 3 bottle na maliit pala yung kinuha nilang dugo sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, magdidinuguan yata sila. Mas lalo nga ako nanghina dyan kasi nga ang daming dugo ang kinuha nila sa akin. Tapos ayan, o diba? Tapos nangangalay pa ako dyan kasi kakaturok lang sa legs ko ng tetanus toxoid. O diba? Tapos sabi niya 3 minutes daw presko. Ang mga nurse dito sa ibang bansa sobrang bait at maalaga sa pasyente at marunong din silang gumalang. Talagang hindi kanila papabayaan, hindi katulad sa atin. Papabayaan ka at susungitan ka pa at walang wala silang sasayangin minuto para asikasuhin ka. Iaasis ka talaga nila ng maayos. At ayan na nga, tinuro niya na kung saan ang punta namin kasi nga i-x-ray yung aking mga paa. At ayan na, tulak-tulak na naman ako ni amo. May binigay pala muna yung isang nurse. O diba, nakailang nurse na kami? Siguro mga 5 nurse yung nag-assist sa akin dyan. O diba? At ayan na nga, dumaan kami sa mga nasa emergency yan. Yung mga bagong dating din na katulad ko. Bago nila i-confine. Tapos ako, ayan, diretso lang muna kami ni amo kasi kailangan pang x-ray ating na ng aking paa at ang aking baga. Tapos ilang minuto lang, makukuha mo na agad ang resulta. Diba, napakabilis at nakaka-amaze. In-assist din pala kami nung nurse na nagbukas ng pinto. Kahit saan, tutulungan ka talaga nila. Pang ilang days ko na to at tinuruan na ako ni amo kung paano magbayad sa cashier at kung paano gamitin yung easy card ko pag nagbabayad para hindi na daw ako pupunta sa cashier basta may laman ng easy card ko. Ibibigay ko lang yung number. At ayan na nga. Tapos na ang ating video. Bye-bye!